late 90s at early 2000s ay tinuturing ng karamihan na pinakamasayang era ng pop music. Sa mga taon kasi nito, inagsilipa na ang mga catchy songs, kaliwat ka ng mga pop group at mga boy bands na talagang kinagiliwan ng napakaraming fans. Ngunit may isang solo singer na tila nangibabaw sa lahat, pinag-usapan at naging laman ng iba't ibang mga tabloids dahil na nga rin sa kanyang mga hit songs, mapangahas na mga music videos, at kahit paman sa kanyang personal na buhay, ito ay walang iba kundi ang tinaguri ang Princess of Pop na si Britney Spears. Sa murang edad ni Britney, inagawa na nga niyang maging isang global icon. Sikat siya sa buong mundo at maraming tao ang nakasubaybay sa kanyang buhay, especially ang mga media na nagbigay ng labis na gulo sa kanyang profesional at personal na buhay. I just don't like it when you get in my way of my pictures. Oh, okay. Sorry about that, Britney. Why don't you take one right now? I'm a person just like you. Kaya naman ang napakagandang pop star ay na-depress at nalulong sa droga. Nagkaroon ng mga skandalosong pagganap, kagaya na lamang ng pag-shave ng kanyang buhok, pag-atake sa isang media gamit ang isang payong, at marami pang iba. Ano ang totoong nangyari kay Britney Spears? Kwestiyon ang ating pag-uusapan ngayon sa Marktianz TV. You have to realize that we're people and that we just need privacy and we need our respect. Si Britney Jean Spears ay isinilang noong December 2, 1981 sa Maco, Mississippi, USA. Unang nahasa ang kanyang talento sa pagkanta nang mapasali siya sa isang church choir ng kanilang simbahan. Sa edad na 3 ay nag-take na siya ng dance at voice lessons at madalas ding sumasali sa mga local kids talent shows. May background din si Britney sa gymnastics at akala niya noon na ito na ang kanyang gustong maging profesyon. Ngunit noong 1990 ay nagkaroon ng revival ang sikat na American television show na The Mickey Mouse Club. Sina Britney at ang kanyang ina ay bumiyahe pa papuntang Atlanta para lamang mag-audition. Ngunit ang director ng show na si Matt Caselia ay hindi niya tinanggap si Britney sapagkat ito daw ay masyado pang bata. 8 anyos lang kasi si Britney that time. Pagkatapos ma-reject, ay agad na nag-enroll si Britney sa Professional Performing Arts School at nanirahan kasama ang kanyang ina sa isang apartment sa New York. Sa mga time na ito, nagsisimula na ngang lumabas si Britney sa mga television commercials at naging cast din ng off-Broadway play na pinamagatang Ruthless. Makalipas ang 2 taon, year 1992, ay sa wakas naging bahagi na rin si Britney ng show na The Mickey Mouse Club. Kasama niya sa palabas na ito ang mga future star din na sina Christina Aguilera at Justin Timberlake. Kalaunay nagkamabutihan nga itong si Justin at Britney at nagkaroon ng sikretong relasyon. Pagdating ng taong 1995 ay biglaang na-cancel ang The Mickey Mouse Club. Kaya naman napilitan si Britney na umuwi sa kanyang hometown sa Mississippi. Sa kabila ng mga nangyari, eh hindi nga inayaan ni Britney na matapos ng ganoon na lamang ang kanyang karir. Year 1997, lumapit nga ang ina ni Britney sa entertainment lawyer na si Larry Rudolph. Daladala niya ang record tape ni Britney na kung saan kumakanta si Britney ng karaoke song ni Whitney Houston. Ang recorded tape na ito ay hindi nga masyadong malinaw, kaya naman napagpasyahan ni Rudolph na ibigay kay Britney ang mga hindi nagamit na mga kanta ni Tony Braxton. Nirehearse ito ni Britney ng 1 linggo bago i-record sa isang studio. Pagkatapos ma-record, ibumiyahe na nga si Britney at ang kanyang ina sa New York para makipagkita sa mga executives ng 4 na magkaibang label. Matapos mapakinggan ang demo tape ni Britney, itatlo nga sa mga label na ito ang tumanggi. Sa kadahilan ng hindi na do interesado ang mga tao sa bagong Madonna o Debbie Gibson. Mas patok daw ang mga pop bands kagaya ng Backstreet Boys o di kaya Spice Girls. Ngunit ang isa sa mga label na may pangalang Jive Records ay nagka-interes kay Britney. Ayon pa sa Senior Vice President ng label na si Jeff Fenster, eh bihira nga lang daw sa edad ni Britney ang magkaroon ng emosyonal na boses at commercial appeal. Matapos ngang pumirma ni Britney sa Jive Records, eh sinanay nga muna siya ng producer na si Eric Foster White. Sa loob ng 1 buwan, eh nagbago nga ang estilo at boses ni Britney. Year 1998, eh doon na nga niya narilis ang kanyang kauna-unahang single na pinamagatang Baby One More Time. Agad itong umani ng kontrobersya dahil nga sa hindi kaaya-aya nitong lyrics na Hit Me Baby One More Time. Hinala kasi ng iilan na ito ay isang domestic abuse o di kaya pang-aabuso ng mga lalaki sa dangal ng mga babae. Ngunit kaliwat kanan man ang kritisismo, hindi nga nito napigilan ang pagsikat ng kanta.
Nag-number 1 sa US Billboard Hot 100 ng dalawang magkasunod na linggo. At nanalo rin sa Grammy ng Best Pop Vocal Awards. Ang self-titled album naman ito na narelease sa taong 1999 ay mabilis na nag-number 1 sa mga charts at nakapagbenta ng mahigit sa 10 million copies sa United States. Sa taong 2000, isunod naman niyang na-release ang album na Oops I Did It Again na agad naman nakapagbenta ng 1.3 million copies sa loob lamang ng isang linggo. Tumaas ng gusto ang bilang ng mga fans ni Britney sa Amerika. Yung ibang mga kabataang fans ni Britney ay ginagaya pa nga ang kanyang mga revealing outfit at agad naman itong ikinabahala ng napakaraming magulang. Kaya naman sa kabila ng kasikatan na nakukuha ni Britney ay di nga pa rin nawawala ang mga taong tumutuligsa sa kanya. Ang teenager na si Britney ay patuloy na lumikha ng pangalan sa industriya. Naging host sa 28th Annual American Music Awards at nakapag-perform sa Super Bowl Halftime Show noong 2001 kasama ang Aerosmith at NSYNC. Sa parehong taon ay naging spokesperson nga rin si Britney ng Pepsi na kung saan kumita siya ng mahigit kumulang sa $7 million. Sa sobrang sikat ni Britney, eh di na nga niya kayang mamuhay ng normal. Kahit saan man siya magpunta, eh palaging nakasunod ang tila mga baliw at uhaw ng mga paparazzi. Ayon pa sa isang interview, eh sinabi ni Britney na nagsasawa na daw siyang makita ang kanyang itsura kung saan saan. Pangarap niyang pumunta sa Starbucks o di kaya magpagasolina ng mag-isa. Sa mga time nga na ito, e bukas nga sa publiko ang relasyon ni Britney sa kanyang kapwa popstar na si Justin Timberlake. Sila ay umamin noong 1999 at napagkaalamang nagsasama na sa isang bahay sa taong 2001. Ngunit marami ang nagulat sa biglaang hiwalayan ng dalawa noong 2002. At ang masakit pa nito, e tila pinapalabas nga ni Justin na si Britney ang nagloko. Ito ay nang i-release niya ang music video ng kanyang kantang Cry Me a River na kung saan ang tema ng video e tungkol sa isang babaeng nag-cheat at medyo kahawig pa ni Britney ang babaeng gumaganap sa video. Ang rumor na ito ay agad na pinakinabangan ng ilang mga pahayagan sa Amerika. Nagkalat ang mga tabloids na tila pinagmumukhang masama si Britney. Mas lalo pang pumangit ang pananaw ng mga tao kay Britney nang umamin si Justin sa isang interview na mayroong nangyari sa kanilang dalawa. Matatandaan kasi na noong late 90s ay minsang sinabi ni Britney na papayag lamang siya makipagtalik kapag siya ay ikinasal na. Labis na nasaktan si Britney sa kanilang hiwalayan ni Justin, ngunit tila napalitan nga ito ng disappointment dahil na nga sa mga pinagsasabi ni Justin sa publiko. Ayon pa kay Britney, naakala niya na mapagkakatiwalaan niya si Justin, ngunit nagkamali pala siya. Na bagamat may nangyari man sa kanilang dalawa ni Justin, ipinaghintay daw muna niya ito ng 2 taon. Matapos ang hiwalayan kay Justin Timberlake ay dapat magpapahinga muna si Britney ng 6 buwan. Ngunit hindi nga ito nangyari sapagkat naging busy na naman siya sa kanyang pang-4 na studio album na pinamagatang In The Zone. Ang album nga na ito ay nagtap na naman sa mga charts at nakapagbenta ng mahigit sa 3 million copies dahil na nga rin sa kantang Every Time. Ang kantang Toxic na kung saan nanalo si Britney ng kanyang kauna-unahang Grammy Award for Best Dance Recording. Dahil sa kaliwat ka ng tour ni Britney, eh hindi na nga siya nagkaroon ng time para sa kanyang sarili. Sinasabing siya ay mayroon lamang isang oras na pahinga sa isang araw at ito ay naka-scheduled pa. Si Britney ay tila nilalamunan ng kanyang kasikatan at tila hindi na nga ito nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang sarili. Siya ay naghahanap ng taong magmamahal sa kanya at magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Kaya naman kahit hindi sigurado sa kanyang nararamdaman, ay nagpakasal nga siya sa kanyang childhood friend na si Jason Allen Alexander noong January 2004. Ngunit sila ay naging mag-asawa lamang ng 55 hours at agad na naanal. Sinasabing ang ina daw mismo ni Britney at ang kanyang management ang pirasahang nagpahiwalay sa kanilang dalawa. Matapos noon ay nagpatuloy si Britney sa kanyang mga tour at kalaunay nagkaroon ng relasyon sa dancer na si Kevin Federline. Maraming nagsasabi na kaya lamang pinatulan ni Britney si Kevin upang pagsilusin si Justin Timberlake. Kaibigan din kasing matalik ni Justin si Kevin at isa rin sa kanyang mga backup dancer. Naging mainit din sa media ang relasyon nila Britney at Kevin sapagkat noong time na iyon ikakahiwalay lamang ni Kevin sa kanyang aktres at nagdadalang taong ex-girlfriend na si Shar Jackson. Ganun pa man sa kabila ng mga issue, ipinatunayan nga ng dalawa ang kanilang pagmamahalan nang ikasal sila noong October 2004. Matapos mag-release ng compilation album, ay nagkaroon muna ng career break si Britney upang magsimula ng pamilya. Sila ay nagkaroon ng unang anak na lalaki, ngunit kalaunan naging miserable nga ang kanilang pagsasama.
sa mga panahon nga na ito ay nagsimula na namang magkaroon ng mga issue si Britney. Ito ay nang makuhanan siya ng litrato habang nagmamaneho at ang kanyang paslit na anak ay nakapatong lamang sa kanyang hita. Dispensa naman ni Britney na kaya lamang niya nagawa yun ay dahil sa takot sa mga paparazzi at wala naman daw dapat ikabahala dahil kasama rin naman daw niya ang kanyang ama na si Jamie. Matapos isilang ni Britney ang kanilang pangalawang anak na lalaki noong September 2006 ay agad na siyang nag-file ng divorce sa kanyang husband na si Kevin Federline. Ito ay na-finalize noong 2007 at sila'y nagkasundo na parehong magkaroon ng karapatan sa kanilang mga anak. Matapos makipag-divorce kay Kevin noong 2006 ay nagsimula na ngang gumala itong si Britney kasama ang mga party girls na sina Paris Hilton at Lindsay Lohan. Umabot ito ng isang linggo at talagang nagdulot ito ng kasiraan sa buhay ni Britney. Natuto siyang gumamit ng mga illegal substance at talagang napabayaan niya ang kanyang sarili. Pagdating ng January 2007, ipumanaw na nga sa sakit na ovarian cancer ang tiyahin ni Britney na si Sandra Bridges. Labis na nasaktan si Britney sapagkat sobrang close ito sa kanya. Doon na nga napagdesisyon na ni Britney na humiwalay kina Paris at Lindsay Lohan at agad na nagparehab ng isang araw. Sa mga sumunod na gabi, dito na nga nagtungo sa isang salon sa Los Angeles si Britney. Kinalmo niya ang kanyang sarili matapos mag-refuse ng isang hairstyler sa kanyang utos na magpakalbo. As usual, nakaantabay pa rin ang napakaraming paparazzi at mabilis itong umingay sa mga pahayagan. May isang pagkakataon pa nga na habang nasa gasoline station ay walang tigil na pinipicturan si Britney ng mga paparazzi. Kaya naman din na nakapagpigil si Britney na atakihin ang mga ito gamit ang kanyang payong. May isang video rin na kuha noong May 2007 na kung saan karga-karga ni Britney ang kanyang anak na si Preston habang hawak ang isang basong inumin. Muntikan nga niya itong mabitawan matapos niyang matapilok. Sa sunod-sunod na mga skandalong kinasangkutan ni Britney, itila kinistyon nga ng media ang kanyang pagiging ina. Pinapalabas din kasi ni Kevin sa publiko na si Britney ay hindi mabuting ina para sa kanyang mga anak. Kaya naman pagdating ng October 2007, tuluyan nang tinanggalan si Britney ng kustudiya sa kanyang mga anak. Ito'y matapos niyang hindi makapagsubmit ng driver's license at alcohol and drug test. Napunta sa kanyang ex-husband ang pangangalaga sa kanyang mga anak at talagang labis na nasaktan si Britney dito. Sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, nakapag-release pa rin si Britney ng album na pinamagatang Blackout. Naging maganda naman ang performance nito sa mga charts, ngunit unlike sa kanyang mga old albums, hindi nga ito masyadong pre-promote ni Britney. Kinanta niya nga lang ng isang beses ang kantang Give Me More sa 2007 MTV Music Video Awards at hindi na nga ito nasundan pa. Pagdating ng taong 2008, itila lumalala na nga ang mental breakdown nitong si Britney. Ito'y matapos niyang itakas ang kanyang mga anak at ayaw nang ibalik sa kanyang ex-husband na si Kevin. Dahil nga dito ay kinakailangan nilang tumawag ng pulis para lamang makuha ang mga bata. Si Britney ay dalawang beses na isinugod sa ospital at sumailalim sa isang psychiatric assessment ruling. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, napagpasyahan ng korte na ilagay si Britney sa isang conservatorship. Ang conservatorship ay ibinibigay ng hukuman sa isang tao na hindi kayang makagawa ng desisyon para sa kanyang sarili o di kaya sa mga tao na mayroong problema sa pag-iisip. Ang kanyang conservator ay ang kanyang mismong ama na si Jamie. At bukod pa dyan, si Jamie na nga rin ang mangangasiwa sa mga ari-arian at financial affairs ni Britney. Ito ay naging temporary at umabot ng 13 years. Sa 13 years nga na ito, tila naging impyerno ang buhay ni Britney sa ilalim ng kanyang ama at management na siyang kumukontrol sa kanya. Ito ay naihayag nang tuluyang matapos ni Britney ang kanyang conservatorship noong 2021 at inilabas ang dokumentary na pinamagatang Controlling Britney Spears. Matatandaan sa mga taon na nasa ilalim si Britney ng kanyang conservatorship, nakapag-release pa rin siya ng tatlong albums. Nakapagsagawa ng mga successful Las Vegas residency. Nagkaroon ng maraming TV appearance at naging judge pa sa US X Factor. Ngunit ang lahat pala ng ito ay pirasahang ipinapagawa sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang management team. Bukod sa mga finances at career decisions, sila nga rin ang nagde-decide kung kailan dadalaw si Britney sa kanyang mga anak at kung kailan siya mag-aasawa. Ang former employee ng Black Box Security na si Alec Vlaskov ay umamin na inutusan daw siya ng ama ni Britney na lagyan ng mga listening device ang ilalim ng kama ni Britney. Nang sa ganun'y mamonitor nila ang conversation ni Britney sa kanyang boyfriend na si Sam Ashgari. Nai-record nila ang 180 hours na private conversation ni Britney sa kanyang boyfriend at sa mga kaibigan nito. At ang lahat ng ito ay hindi alam ni Britney. Pilit siyang pinapagawa ng mga tour
at pinapainom ng iba't ibang mga gamot na sinasabing hinahalo nila sa pagkain na isiniserve nila kay Britney. Kalaunay na bunyag din na hindi lang pala ang ama ni Britney ang toxic, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na babae na si Jamie Lynn Spears. Matatandaan kasi na noong 2019, matapos masuspende ang ama ni Britney bilang conservator, dumagsanga ang mga taga-suporta ni Britney na ipinaglalaban ang kanyang kalayaan. Tinuligsa nila ng gusto ang kapatid ni Britney na si Jamie Lynn dahil lang sa kakulangan nito ng suporta sa kanyang ate na si Britney. Habang si Britney nasa ilalim ng conservatorship, si Jamie Lynn ay nagpatuloy sa kanyang career, both acting at singing. Di nito kailanman binanggit ang pangalan ni Britney sa kanyang mga interview na tila ba walang problema ang nangyayari. At ang mas masakla pa nito ay napagkaalaman na noong 2018 ay sikreto palang inilagay ni Jamie Lynn ang kanyang pangalan bilang trustee sa multi-million dollar estate ni Britney na SJB Revocable Trust. Ibig sabihin nito na kapag sakaling pumanaw si Britney, isa siya sa mga hawak ng mga yaman ni Britney at mga ngalaga sa dalawang anak nito. Matapos ngang masuspende ang ama ni Britney noong 2019 bilang conservator, pumalit nga sa kanya ang lawyer ni Britney na si John Zabel. Dito na nga unti-unting pumabor kay Britney ang kaso at sa tulong ng mga tao nagprotesta para sa kanyang kalayaan, tuluyan na nga niyang natapos ang conservatorship noong November 2021. Parang nabunutan ng tinik si Britney dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng kontrol sa kanyang sarili at sa kanyang mga ari-arian. Noong June 9, 2022 ay tuluyan na siyang nagpakasal sa kanyang longtime boyfriend na si Sam Asghari. Wala kahit ni isang miyembro ng pamilya ni Britney ang invited sa kasal, kahit pa man ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang ex-husband ni Britney na si Jason Alexander ay sumugod nga sa naturang kasal at nag-amok. Agad naman siyang napigilan ng mga pulis at inaresto. Maraming mga fans at celebrity ang naging masaya para kay Britney. I just really feel that she deserves her happiness and freedom more than anyone. Kamakailan lang din, humingi nga ng tawad si Justin Timberlake kay Britney. Ito'y matapos siyang gisahin ng mga fans sa Twitter tungkol sa mga kasinungalingang pinagsasabi niya noon kay Britney. Sa ngayon ay masaya nang namumuhay si Britney sa kanyang $11 million mansion sa Calabasas. Kasama niya ang kanyang bagong asawa at may paparating siyang kanta ngayong August 26 kasama ang legend na si Elton John. Si Britney Spears ay isa lamang patunay na hindi lahat ng mukhang malinis sa kamera ay talagang malinis. Naging madumi man siya sa mga mata ng publiko at tinusgahan ng sobra ay hindi ito naging dahilan upang sumuko siya sa kanyang buhay. Sa huli ay nakuha niya ang simpatya ng mga tao at ang tunay na pagmamahal na matagal na niyang pinapangarap.